Hello, APL Go family. Magandang magandang araw sa inyo lahat. My name is Brian and we're gonna discuss right now yung mga kailangan yung malaman pag nagsisimula kayo ng business dito sa APL Go. First, kailangan natin set up yung profile natin. We wanna make sure na naka-highlight yung profile nyo. Meron kayong sariling link so that when you distribute yung inyong mga information via the link, ready na siya at any time. So, paano natin gagawin yan? First things first. Login tayo. Punta tayo sa browser. Okay, login kayo. And type nyo ph.aplgo.com and click the login icon as shown right here. There you go. Nasa upper right corner siya or area ng website. Then after that, of course, assuming meron na kayong ID and password, log in to the back office. And then again, look at the upper right area. You're gonna see there yung back office icon. Just click that, as simple as that. Okay, and then as soon as you get to the next page, may kita nyo tong area na to. Yan. So, parang social media lang yan. So, you're gonna upload a photo. Preferably, sana yung photo na ilalagay nyo yung something that looks very professional that would represent you on how you run your business. Okay? Okay, now that nakapag-set up na tayo ng profile natin, so let's go to the second step. Dun sa same page na nakita ninyo, you have to click on the crown icon. Yan. So, what is the crown icon for? We're gonna set up your link. So after clicking your crown icon, i-click nyo lang yung setting. Alright? And then, may kita nyo sa area na to, yan, sa bandang baba. Kung wala pang link yan, i-click nyo lang din yan. And then after that, masi-set up nyo na yung sarili nyong link. So para saan ba itong link na to? Gagamitin nyo to kapag ka nag-i-invite kayo or if you want them to know, malaman nila kung anong meron sa APL Go. This is the link to your website. Magandang feature dito sa APL Go, when you sign up with us or you join us, meron kayong sariling replicated website na tawag natin. Replicated meaning to say, parehong-pareho yan ang main website natin. Okay? Nakapag-set up na tayo ng profile nyo, meron na kayong link. Dito na tayo sa third step. Very important, okay? Understanding your qualifications to get paid. So, ito yung mga kailangan nyong malaman para tuloy-tuloy yung inyong mga commission and mga bonuses. Applicable lang to para sa matching tsaka group bonus. Alright? So, pag fast start, hindi na kailangan. So, ibig sabihin, habang nag-iimbita kayo ng inyong mga kakilala, kaibigan, pamilya, pag nag-join sila dito sa APL Go, hindi nyo to kailangan gawin. Pero kung kayo ay nag-build ng inyong grupo, organization, or network, okay, kailangan nyo tandaan lahat ng ito. So, you have to remember, dapat 2-star status kayo para ma-qualify kayo sa inyong commissions and bonuses. Yung 2-star, ibig sabihin yan, meron kayong personal na imbita. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Alright? So, once you do that, automatically, 2-star status na kayo. But, kailangan nyo rin tandaan, yung inyong inimbita, they have to be active. So, para maging active sila, kailangan nag-maintain sila ng kanilang tinatawag na PV maintenance every month. Okay? Isa sa kaliwa at isa sa kanan. Next. Bukod doon, dapat kayo din ay nagme-maintain bilang member. You have to do your PV maintenance every month. Okay? Para mag-qualify kayo sa payout. So, nakikita nyo yan dito. May check, may check, may check. Ibig sabihin, tatlo kayo na nagme-maintain ang inyong monthly PV maintenance. Okay? Ang kailangan nyo lang is dalawa na active, personally enrolled, isa sa kaliwa, isa sa kanan. So, tandaan natin lahat, kahit hindi yan yung unang dalawa nyong naimbita na personal, basta nagme-maintain ang isa sa kaliwa, isa sa kanan, walang problema. So, makikita nyo dito sa illustration natin sa drawing, yan. Sa unang linya, yung isa nagme-maintain sa kanan, sa pangalawang linya, dito naman, okay, ito yung probably or pwedeng ito yung pangatlong inimbita ninyo. Basta importanteng tandaan, merong isa sa kaliwa na nagme-maintain at merong isa sa kanan nagme-maintain sa tamang oras. Okay, let's move on to the next.
Now, na alam na natin kung paano tayo magkakwalify, okay, kailangan natin mag-maintain, kailangan natin alamin kung kailan dapat tayo nag-maintain. Okay, may mga experience tayo dito with our members na nakaka-miss out because hindi nila inalam. So, kaya tayo nagte-training to make sure na hindi nyo mararanasan yung mga ganitong bagay. Okay. So, kung kailan kayo nag-join or nag-activate, yun yung buwan na mababayaran kayo ng buo. Okay? Say for example, if you join ng month of October, the whole month of October, starting from the day that you join or yung araw na sumali kayo, hanggang katapusan ng sariling buwan na yon. At tatalon to sa susunod na buwan, the whole month ulit. Okay? So, explain ko later na mas detalyado na may illustration. Yung inyong activation date, tandaan natin lahat yan, ito yung tinatawag nating monthly anniversary date. Kung nag-join kayo ng 8, yun ang inyong monthly anniversary date buwan-buwan. Parang kumbaga sa isang relasyon, mansari. Di ba? Hindi nyo pwedeng malimutan yan. So, kailangan nyo mag-maintain any day bago ng inyong anniversary date. Okay? Kung ang inyong anniversary date is 8, mas maganda mag-maintain kayo before 8, 7, or bago mag-7. Okay? Any day. Basta huwag tatama. Okay? May mga kaso tayo or cases na sometimes ina-accept yung inyong anniversary date or even beyond. Pero hindi tayo nakakasigurado, okay? Because right now, alam natin, nasa whisper launch tayo, maaaring maluwag pa ang US sa atin. But once we are fully operational, huwag kayong mag-practice na lumalagpas kayo sa anniversary date. Kasi once we apply kung ano yung policy, ayaw natin magkaroon tayo ng any problems sa ating mga payouts, commissions, and bonuses. Okay? Klaro tayong lahat doon. So this one is a good example, no? Say, ang inyong araw or yung activation date nyo is October 8. Okay, ulitin ko lang. So, yung October 8 or buong buwan na October, babayaran kayo sa inyong komisyon. Okay? And yung buong buwan, sa susunod ng buwan, ayon dito sa ating example, buong buwan ng November. So, hanggang November 30, magka-qualify kayo ng komisyon. Tandaan nyo, hanggang November 30 lang. So, ang tanong, paano ako magka-qualify ng December? Okay? So, on November 8 is your mansari, dapat kayo mag-maintain ang inyong PV before the 8th. I recommend the 7th or bago mag-7th. Pag ginawa nyo to, magka-qualify kayo ng inyong payout, commissions, and bonuses hanggang December katapusan. According to this example, it's up until December 31. Okay? I hope we got that clear. Yan. Now, on December, say, mag-maintain ulit kayo ng December 7, okay, para mag-qualify kayo ng January 2022. So, very timely right now, guys. December ngayon, if you want to qualify for January commission, make sure that you look into your system and make sure that you maintain your PV. Now, alam na natin kung kailan tayo dapat nag-a-apply or bumibili ng ating PV maintenance. My question dito, which is very important. What happens if you miss out on your PV maintenance before your anniversary date? So, ibig sabihin, papaano kung nakalimot kayo? Papaano kung hindi kayo nakapag-maintain? Ano bang mangyayari? Simple lang ang sagot. Wala kayong commission. Wala rin kayong bonuses. So, ang katanungan dyan, mareresolusyonan ba natin to? Yes, meron tayong solution dyan. Pero, bigyan muna kayo ng example kung papaano. So, parehong example natin kanina, nag-sign up kayo ng October 8. Okay? Since nag-sign up kayo ng October 8, magka-qualify kayo hanggang November 30, okay? Which is the following month. Paano kung hindi ka nag-maintain ng November? Ibig sabihin yan, hindi ka magka-qualify for your payout commissions ng December. So, anong gagawin natin? Pag nag-miss out kayo ng maintenance date, magbabayad kayo ng inyong PV maintenance multiplied by 3. Okay? So, kung ang inyong PV maintenance is 40 PV, that will be now 120 PV. Okay? After nun, kung kailan kayo nagbabayad, start nung araw na yon na mag-reflect sa system, doon na papasok yung inyong komisyon
dire-diretso. So, mas maaga nyong marirealize na naka-miss out kayo at i-rectify nyo or i-correct nyo itong action na to, mas maagang papasok yung commission ninyo. Okay? So, huwag nyo nang patagalin. Yan ang suggestion namin. Kasi sayang yung mga araw na nami-miss out ninyo, hindi nyo nakikitain yan. Alright. So, kapag nag-maintain ka, multiplied by 3, say for example, November, naisip mo agad, oh, a-8 ngayon. Nakapag-PV ka na. Then, qualified ka na for the month of December. So, huwag ka nang uulit. Pagdating ng December, mag-maintain ka na sa tamang oras para mag-qualify ka ng hindi nagpe-penalty for the month of January 2021. Malinaw naman tayong lahat. Okay, salamat. Just say na nakapag-PV na kayo, PV maintenance. Paano nyo mati-check ngayon kung pumasok yung inyong PV maintenance or kung nag-qualify na ba kayo? Okay? So, dun sa main page, punta kayo dito sa bandang ibaba. Yan. Merong indicator dito sa lower part. Okay? So, palalakihin ko lang yung area na yan para makita natin lahat. Sa area na yan, you have to make sure sa first row, okay, meron kayong dalawang yes. Ang ibig sabihin yan, kung meron kayong dalawang yes sa unang row na yan, magko-commission kayo this month. Sa pangalawang row, kapag meron kayong dalawang yes, magko-commission kayo or qualified kayo for your commission the following month. Okay? So, sa nakikita nyo dito, nakalagay dito no. Yung first yes, it means na kayo yan. Nakapag-maintain kayo, so good job. Yung second row, okay, kung may no dyan, mag-i-indicate yan kung anong branch or kung anong leg. Dito, sa example natin, number 2. Ang ibig sabihin nito, yung second leg nyo, walang nag-maintain. Okay? Kailangan nyo lang isa per leg na nag-maintain para mag-qualify kayo ng commission. Okay. Fifth step natin. Okay, so, alam na natin kung kailan, papaano. Alamin natin kung papaano naman natin gagawin sa system. So, itong fifth step natin, it's all in one. Pwede na rin itong activation, upgrade, and maintenance purchase. So, kung alinman sa tatlo ang gagawin ninyo, dito na lang kayo mag-refer. First, punta ulit kayo sa main page, and then click nyo yung auto ship. Okay? Sa baba ng auto ship, naka-indicate dito yung online store. Second, select auto order, activity, or status upgrade. Tandaan natin, all of this, magka-qualify kayo for PV maintenance. Okay? But if, say for example, magpi-PV maintenance lang kayo, activity tayo. And I'd like to also recommend na yung auto order, lapitan nyo yung inyong mga uplines, mga leaders, kung activated na siya for Philippine market. Unless wala kayong information na activated siya, huwag muna kayong mag-auto order. Okay. Third, choose between shipping and input your preferred address. So, kung kayo ay magpapa-ship sa bahay ninyo, tandaan natin, dropshipping company rin tayo, required kayong ilagay yung inyong preferred address. Kung malapit lang naman kayo dito, sa opisina natin, dito sa Princeton, sa Shaw Boulevard, Mandaluyong, pwede nyong pick up yan dito sa ating office. Click accept terms and condition, click continue, and you're done. We're gonna proceed to the next page na. Alright. So, madadire kayo sa step 2 natin, which is selecting now your products. So, what you need to do is just, you know, select kung ano man yung appropriate product na gusto ninyo. If hindi nyo alam, approach your upline, something na mas makakatulong sa inyo. May plus minus dyan if you want to increase yung quantity and subtract it. Next, madadirect kayo after nyo mag-click ng continue button sa next page. Pero yung next page, tandaan nyo, baka malito kayo kasi pareho lang yung itsura niya. So, huwag nyong isipin na bumalik kayo sa previous page. Kasi dito sa page na to, pipili naman kayo ng inyong free products. So, yung same procedure will apply. Pagkapili nyo ng free products, mag-click lang kayo ng continue. And then you'll be directed to the payment page. Okay. So, sa payment method natin, pwede kayong mag-choose ng APL Go Balance. So, just remember, may mga corresponding additional fees ito. Alright? Or you can choose Visa or MasterCard. Basta any debit or credit card na may logo ng Visa, MasterCard, we accept that. Click continue button and then you'll be directed to the next page. Sa next page,
click lang ulit ng continue, okay, and then wait for the final order confirmation. Alright, so you're set. Nakabili ka na. So that means, na-accomplish mo na yung iyong PV maintenance. Para dun sa mga new member na sign up ninyo, okay, ito ang kanilang kailangan gawin. Kailangan nyo silang i-guide. First, yung email isi-send sa kanila. Okay, you have to access that email. And then, i-re-register nila yung mga sarili nila by confirming this link, confirm registration. Okay, after nilang maklik ito, magpapadala ulit ng pangalawang email, dito na nila makikita yung ID number and password nila. So, with that information na meron sila, they can now go to the browser and type in ph.aplgo.com. They can now log in using their user ID and password. And then, pwede na sila mag-purchase ng product or package. And then, they can be officially welcomed as part of the aplgo family. So, remember guys, since natutunan nyo na itong training na ito, you have to pass it on doon sa mga taong ini-invite nyo with aplgo. So, you just have to duplicate what you know and spread it out. So, you're all set? Welcome to aplgo Philippines. Alam nyo na kung paano mag-business, it's time na mag-invite na tayo. So, say for example, na-send nyo na yung link nyo sa inyong kaibigan, mga kamag-anak at kakilala na gustuhan nila at gusto nila sumali sa aplgo, ano ang ating gagawin? Of course, you have the option to enroll them first. Alright? So, babalik tayo again sa main page and then click back office. Second, punta kayo sa enroll new associate. Okay? So, there, you can now select yung country. Kapag nasa Philippines, of course, Philippines. Then, first name, last name, and then middle name, phone number and email. Make sure that it is an email or email na na-access nila. Okay, you have to ask them because hindi makukompleto to kung hindi naman nila nabubuksan yung kanilang email. Then, click yung authentication. Kukopyahin nyo lang yung number na to just to make sure na yung ating system, tao ang gumagamit. Okay, hindi AI. Take terms and condition, and then sign in a new associate. Remember, itong sixth step na to, it is the responsibility of the sponsor. So, kung kayo ang sponsor, kayo ang gagawa nito. Ngayon, doon sa new member naman, anong kailangan nilang gawin?